Yo, what's up mga peeps? We are back dito sa aking channel. This time mga peeps, nag-resume tayo dito sa ating ginagawang installation ng mga windows sa bahay na ginawa ni architect or build and design by architect Jade Okot or Scott Free Architects and Builders. So this time nagkabit tayo or nag-resume tayo sa ginagawa nating mga windows or installation of windows. So yung content natin today mga tips is pakita ko sa inyo kung paano or yung details rather ng ating ginawang screen para sa ating awning window na naka-vertical series po siya. Pero bago tayo magpatuloy mga tips, kung bago ka lang sa aking channel, pa-support naman po. Pa-subscribe naman po. And then, paki-like and share na rin ang ating video. At huwag kaligtaang i-ring ang bell para always updated ka sa mga future upload natin kagaya nito. So, tara mga peeps. So, kita ko sa inyo yung details sa kinabit nating awning window at the same time yung ating inside na window screen. So, tara. So, ito yung ating kinabit na awning window mga peeps with inside na window screen. Bali, apat po na unit ito and then same yung height ng opening. I mean, yung ating ginawang fabrication ng awning window, same yung height. Kumbaga, naglagay lang tayo ng konting space dito mga peeps. Kumbaga, we just divided yung sa ibabaw na bahagi. Bali, yan po yung hitsura niya from here. So, pakita ko sa inyo yung details mga peeps dito ng ating kinabit na window screen. Ayan. So, yung ginamit nating frame sa may ibabaw. Bali, yung process nga pala kung paano natin ito kinabit is una nating nilagay yung awning window na naka-vertical series. And then, saka natin sinunod itong rec tube na 1x2. Bali, hindi na tayo naglagay ng bracket dito mga peeps. Kumbaga, we just drill it dito sa kanyang perimeter frame ng ating awning window. Yung ginamit nating screw is gypsum screw na pan-metal. And then, bali naglagay lang tayo dito ng aluminum sa loob para may mapagkakapitan po na yung ating screw. As well as dito sa kabila. Same na, doon na sa ibabaw, hindi na tayo naglagay ng aluminum sa loob. Dahil nga po, pinatong lang natin ito mga peeps. Ayan. And then, we put some screw here. Gypsum screw na pang metal. 1.5 po yung taas. And then, yung gilid na bahagi ng ating window screen. Bali yung jamb niya. 1.5x1 na rec tube. And then, we drill it using gypsum screw na pang kahoy. 1.5 yung taas. Bali, dalawa lang po yung ating nilagay. And then, sa kabila, same materials, 1.5x1 na rec tube pa rin po. And then, yung magiging lock niya po is itong magnetic catches lang. Ayan. Bali, yung frame ng ating screen is YS221 po. Then, analog yung screen. And then, yung handle niya is parang naka wood lock or wood grain mga peeps. So, yan po yung itsura. Ayan. So bali yung mga awning windows natin is wala pang mga handle mga tips. Doon tayo sa mga labas. Ayan, bali lalagyan pa natin ito ng mga handle. And then yung mga yung opening dito sa may baba, lalagyan na lang natin ng OBC or snap-on base and cover as well as doon sa may taas na bahagi. So, nakita ko sa inyo yung itsura niya, friend. So, yan po. Magiging looks niya. So, rate my workmanship mga peeps.
Comment down below kung ano po yung necessary nating i-improve sa ating ginawang paglagay or pag-install ng window na may inside screen. Ayan. Nga pala yung ating ginamit na aluminum is EMC. Subok ko na po ito dahil nga po medyo makapal siya compare sa mga other brand na walang pangalan. So mas makapal yung YC section ng EMC. Sobrang smooth po ng ating inside screen sa ating awning window. So hope like this reference mga peeps. At saka paki-share na rin. And then paki-subscribe na rin ng ating YouTube channel. Pagkaligtaan, i-ring ang bell para always updated ka sa mga future upload natin kagaya nito. So this is Ben Fong's Work. See you again next time. Bye-bye.